Hello guys, good afternoon. This is me again, Jepoy, and welcome back to my channel. So for today's video guys, kukuna naman natin yung mga hotels and apartels or inns dito sa isla. Okay. So yung previous vlog ko ay about malls and marts dito sa isla. This time naman, yung hotels and inns naman ang pag-uusapan natin. And ipapakita natin, isu-showcase natin kung anong hotels and apartel meron tayo dito sa isla. So first up, ito muna ang RDC Hotel. Dito ito matatagpuan sa San Roque. And hindi ko sure kung ito ang first class hotel dito sa isla. Meron siyang sa loob. Meron siyang may gym, may pool, may coffee shop, may recreation center sa loob. Kayo na lang bahala. Ibibigay ko naman yung Facebook nila para kung halimbawa gusto nyo mag-check-in dito once nag-travel kayo papuntang Catanduanes or dito sa Birak, kayo nang bahala makipag-usap. Problemahan nyo na naman yun. And then next, punta naman tayo sa isa pang hotel dito sa sa Santa Elena at hindi, sa Raus pala. And yung Marim's Pension House naman. But daan muna tayo dito sa Kawit kasi meron tayong isang viewer nag-request kung pwede daw makita naman or sa vlog natin makita naman yung lugar nila, which is dito sa Kawit, Santa Elena nga. Since on the way naman or on our way naman papuntang Marim's Pension House, daanan saglit na lang natin kasi konting paligo lang naman. So ito na yung Kawit Chapel. JC Reyes, shout out. And thank you so much for always watching. So ito na yung lugar mo. And naalala ko din ang Kawit na to eh. Dito kasi ako laging pinapagamot ni Mama noon nung pag nagkakasakit ako kasi sakitin ako nung bata. Hanggang ngayon naman eh. Chaglory. Pero syempre hindi ko naman masi-shout out yung na mayapa na. So, ito yung Kawit pero hindi na ako didiretso doon kasi siguro hindi na naman yun papunta doon sa kanila. So, mandakin nyo guys, simpleng request pero alam ko malaking bagay ito para sa kanila kasi nare-reminis nila yung memories nila with their loved ones since malayo na nga sila sa lugar na to. So, JC Reyes, ito yung Kawit lugar nyo and sana yung contemplation mo sa lolo mo ay na-relieve dahil sa vlog na to. So, yun guys, punta na tayo sa pupuntahan natin which is yung Marim's Pension House nga. Pero hindi pala, bago pala tayo pumunta ng Marim's, puntahan muna natin yung isa pang bagong hotel na sa San Vicente bago natin ito ipakita itong Marim's na to. So nandito tayo, dadaan tayo ng Francia padiretso ng San Vicente para makita natin naman yung E-Crown Hotel. And yun guys, sabi ko nga ibibigay ko naman yung kung meron silang mga Facebook, ibibigay ko sila dito para kayo nang bahala mag-contact just in case man na gusto nyo mag-travel o masubukan naman yung Catanduanes. Okay. Ano to, promotion? Hindi po to promotion, pero ano naman, syempre, sa mga nagtatanong kasi kung meron daw bang mga accommodation dito sa isla, meron naman. Remote yung lugar namin kasi isla nga. Pero kahit isolated to, meron naman kaming mga ganyan-ganyan. Grabe naman kayo sa amin. Nanggigigil ako sa inyo eh. So ito pala yung E-Crown Hotel. Bago lang din to, sabi nila. And yun nga, bago nga lang din. And kitang-kita to mula dito sa rooftop namin eh. Kaso nga lang, malayo. So gusto ko sanang dun lang kunan, pero malayo. So ito, malapitan, E-Crown Hotel. And ang hotel naman na to, ang katapat niya, o ang kaharap niya mismo ay dagat. Ayan. So makikita mo yung view ng dagat, different moods of waves, pag halimbawa naka-check-in kayo dyan. And kaya nga lang, isipin mo lang, ayoko i-imagine na halimbawa nag-ano ka dito, nag-check-in ka dito, tapos bumabagyo. Ay, Diyos, kung makakatulog ka pa kaya. So yun, mag-move na tayo dun sa sinasabi nating Marim's Pension House, pabalik na rin tayo. So yun namang Marim's Pension House, ang alam ko matagal na talaga yun eh. Pero puntahan natin. So nandito na ulit tayo sa may Capitol, yung right side ko pala, yan pala yung Capitol ng Catanduanes. So, ito na yung Marim's Pension House. Ito naman ay located dito sa Santa Cruz. So, makikita nyo naman siguro guys sa mga booking apps like Agoda, TripAdvisor, Airbnb. Pero Airbnb, hindi ko alam kung makikita yung mga hotel sa Airbnb. Basta Agoda ata yun. Tapos, ayun, punta na tayo sa next nating destination. Ito naman, Rockdale, nasa Virac Diversion Road, San Pedro, Virac, Catanduanes. So, ito naman ang Rockdale Inn. So, tulad ng sabi ko guys kanina, hindi na ako papasok sa mga ganito kasi wala naman akong business sa kanila. Baka mamaya tanungin tayo, ano pong gagawin nyo, sir? So, sasabihin mo, for vlogging purposes lang. Kasi, wala, sino ka? Tapos, ayun, yun na. May masabi lang, memo lang. Next na natin guys, itong Catanduanes Midtown Inn.
Tsaka dito rin ito matatagpuan sa San Jose Street. Actually guys, malalapit lang naman ito. Magkakalapit lang. Pwedeng-pwede nga talagang walking distance. Lalo na pagbaguan ka sa lugar. Kasi syempre, di ba, pagbaguan ka, yung inaakala ng mga taga rito na malayo kung lalakarin. Pero pagbaguan ka, malalapit lang. Kasi bago ka pa lang sa lugar. And then next, ito na guys na Lucky Hotel. And tulad ng sabi ko sa inyo guys, itong Lucky Hotel, yung baba nito, nandun yung Lucky Supermarket na isa. So ito yung Lucky Hotel. Meron din yung pool. Tapos hindi ko din alam yung mga amenities sa loob. Basta kayo nang bahala. Ibibigay ko lang yung mga Facebook page nila. Hindi, o kaya yung Facebook accounts nila. Tapos kayo nang bahala magtanong. Okay. Hindi ko rin alam yung mga rates nila. And then up next naman, dito naman sa Gugun Sirangan, Tranel's Travelers Inn. Ayan, Chanel, shout out. Jeremy. Ryan, Don, shout out Don. Marinel, and then syempre si Ranel. Yung mga kalaro namin yan nung bata. Shout out. Ranel's Travelers Inn. So yun, sa Gugun Sirangan naman yun. And then next naman, itong Raj Inn naman, nasa Gugun pa rin. Pero sentro. Sentro ba ito? Oo nga, Gugun sentro naman, itong Raj Inn. Apartel and Executive Inn. Next Executive. So ayan guys, tanong na lang din kayo kung gusto nyong masubukan yung mga accommodation na to dito. And punta naman tayo sa sunod nating pupuntahan, hotel. Yun naman ay papasok naman sa San Isidro Village. Siguro nakikita nyo tong lugar na to, lagi kong dinadaanan sa vlog. Mamememorize nyo na talaga yung lugar namin. Maliit lang naman ng ang Katanduanes. Kaya nyo talaga nilibutin to. So dito na tayo. And yun nga, nahulog na naman. Nag-malfunction na naman. Kakaayos ko lang ng nung cellphone holder ko, pero nag-malfunction na naman. So ayusin ko na naman. So dito na tayo sa San Isidro Village naman, Queen Maricel Inn. Ayan. So hindi ko rin naman alam to nung una, pero nung nasabi nga sa akin na meron din daw hotel dito, ayun, sasadyain na din natin para makita natin, para may mga options kayo guys. Okay. So dito sa San Isidro Village naman to. Medyo out of way din sa highway, pero kung meron naman kayo mga sasakyan, pwede naman. Tapos pinasilip ko rin pala yung DPWH dito sa Verac. And punta na tayo sa last na pupuntahan natin. And dito na tayo dumaan sa San Isidro Village nga. And nakita nyo na rin to sa first vlog ko, yung galing sa airport. And papasilip ko rin pala sa inyo guys yung airport namin. Maliit lang yung airport ng Katanduanes dito nga sa Verac. And yes, may airport po kami. Kaya pwede po kayo mag-buy land, mag-bus, pwede rin kayong mag-buy air. Kasi may airport po kami dito. So yun lang. Tapos punta na tayo sa Kemji Hotel and Restaurant. Ito naman, kung halimbawang wala kayong maisip na pupuntahan dito, pwede naman from airport, halimbawa nag-land na kayo doon, walking distance lang to. Makikita nyo na agad yung KMG at hindi kayo maliligaw. So kayo na rin magtanong kung ano yung mga rates nila, tsaka yung mga amenities nila, tingnan nyo na lang din sa Facebook nila. So yun guys, tapos na. Yun lang yung mga few hotels. And yung ibang lodge and inns, hindi ko na nakasama kasi hindi ko alam. Tapos ito pa pala sa may kapitbahay namin, Terrazas de Ponte. So yun lang guys, thank you so much for watching. Bye bye.